Buti naman wala siya ngayon dito. Iggy, talaga bang gusto mo doon mag-aral? Hindi ko pinili ang St. Austin College para gumawa ng kalokohan. Ma'am, alam ko maganda turo doon. Masala na sa course ko. It hurt na ganyan pumasok sa isip mo. I'm sorry. Dapat pinagkatiwalaan kita. Kasi alam ko yung feeling nung hindi pinagkakatiwalaan. And I'm supposed to be the first person to support you. Hindi madali para sa akin ang desisyong ito. Sana pahalagahan mo. Don't break my trust. So, payag ka na? Mami! Thank you, Mami. Ka na. Sige, Mami. Thank you. Inso, kumain ka pa. Niluto to ni Kuya Carl mo just for you. And Coco, he has a name. Alam kong hindi niyo siya agad matatanggap, pero he deserves some respect. Katulad nung nabibigay niyo respeto sa mga taong nakakasalubong niyo na hindi niyo naman kakilala. I think he deserves that. I taught you better. Ano bro? Nakakalabuan na ba? Gabi-gabi na ba ulit kita makikita dito? Komplikado bro. Di ba inihiwalayin ka na nga ni Ivy para maging madali na lang para sa'yo? Pero ikaw itong nakiusap na wag. Oo, oh, pero minsan nakakapagod na. Bro, dapat kayang-kaya mo na yan. Yung mga pinagdadaanan ng pamilya ni Ivy, ng mga anak niya ngayon, pinagdaanan mo na dati. Sa stepdad mo. Tsaka, mahal mo ba? Oo naman. Nahihirapan ko ba kung hindi? O yun naman pala eh. Nahihirapan ka? Hindi lalo mong paghirapan. Mahal mo eh. Dahil sigurado ako na mas masaya ka sa ganyang komplikado kaysa sa mga simpleng bagay na dadaan sa'yo. Seryoso na tayo, bro. Natanda na natin. Breakfast ka na. I'm sorry, naging immature ako, ha? Imbis na pag-usapan natin, nagmukmuk ako. Pagtiisan mo pa ako, please. I'm sorry din. Alam mo, pinayagan ko na si Iggy. Tama ka. I should trust him. Carl, mahalaga sa akin ang opinion mo. And even if I don't agree with you, I will always listen to you. Huwag mong kakalimutan yun, ha? Huwag ka sanang mapapagod sa mga bata. Nung nandun ako sa lugar nila, nung nagka-stepfather ako, alam ko kung gaano kahirap at ka-confusing yung sitwasyon nila. Hindi ko dapat kinalimutan yun. Pero andito pa rin ako, Ivy. Hindi ako susuko. Alam mo, sinabi mo sa akin, pupunta ka sa bar. Kung ano-ano yung mga na-imagine ko. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Eh, kasi naman, sa lahat ng mga mamahalin ko, bakit ikaw? Sa lahat ng pwedeng babaeng mahalin, buti na lang ikaw.
Carl was true to his word. Pinagpatuloy pa rin niya ang pagiging reliable at pagpapasensya sa mga anak ko. Gawin ko. Lagi siyang galit. Yung mga sinasabi niya sa akin, they're hurtful. He doesn't care about me. Ayaw na dito sa kanya, Mom. Can you please stay here? Of course. Sandali ah. Kukuha lang kita ng tubig. Alam mo, mati ang tapang mo. When I was your age, wala akong pinagsasabihan ng nararamdaman ko. Wala akong ginawa nun para paglaban ko yung sarili ko sa stepfather ko. Hinayaan ko lang na saktan niya ako. Pero ikaw, kaya mo ipaglaban yung sarili mo. You should be proud of yourself. Thank you, Mom. No worries. Mommy's here. And you can stay here as long as you want. Huwag ka na umiyak. May dinner pa tayo with your siblings. Love, di na muna ako sasama sa dinner niyo, ha? Nothing's wrong. Minsan na lang kayo magkasama ng mga bata, eh. Baka mamaya hindi pa sumama si Coco. Enjoy your time with your kids. Ako na lang muna bahala sa bahay. Simula noon, tumira na si Mati kasama ni Ivy. Unti-unti, malambot na din siya sa akin. Hanggang sa nakasama na rin ako sa hiking nila ni Iggy. Isa lang makakagaya kay Mati nung pagod na sa hiking. Oo nga, nakakatuwa. Kuya, sama kasi sa amin next time sa hiking. Cool si Kuya Carl. Nagbaboxing pa nga kami every weekend eh. Laki akong out of loop sa mga kwento nyo, ah. Ba't di kaya natin isama si Kuya Carl next dinner? Diba? Para naman masaya. Yes, of course. Thank you for finally accepting him. Si Kuya Carl lang rin yung makakagaya sa pag-i-emote ni Mommy. Tama ka na! Alam nyo, magsigaya na tayo. Tara na. Ang sarap po. Kuhain ito. Ayun, kare-kare lang gusto ko eh. Ito, yakan na mamaya. Ito mo.